Good morning. Seed preparation tayo para doon sa rice planting. Bababad tayo ng palay. Babad natin yung binhi. Kasi magda-direct shedding tayo sa palay. Pero bago yan, shout out muna kay Ardiel Mario. Ito yung ating binhi. Ito yung variety na 218. Gagawin natin, ibababad natin para dun sa direct seeding sa makalawa. Okay, sa ilog. Ito yung tatamnan natin ng direct seeding. Hindi natin magtatanim ng palay. Yung ating talong pipino sa kampalaya. Bali, sa makalawa na yung tanim natin. Direct shading, ito yung 218. Ibababad natin ngayon para mabuhay na yung kanyang mga ugat. Para patutubuhin natin. Ito yung variety na 218. Ito yung bigas na masarap. Alam, nakatim na ba kayo ng 218? Ito yun. Yung pagsinaing amoy pandan. Bali, ibabad natin ng 24 hours. Bukas natin hahanguin. Ito yung mahal na bigas. 218, malambot, mabango. Ilulubog lang natin dyan. Bukas natin hahanguin. Nakalubog na siya. Ilaglag na natin. Bali, kailangan din kasi natin magtanim ng palay para di na tayo bumili ng bigas. Kapag tayo nagtanim ng palay, makakapili tayo ng variety. Pwede tayong pumili ng variety na masarap, mabango, malambot. Bali, ito lang yung tatamnan natin. Sa tabi ng talong saka ampalaya, pipino. Umaali dito ng mga 7 kaban hanggang 10 kaban, 10 sacks. Bali, direct shedding ang gagawin natin. Ngayon, mga talong natin, marami na namang bunga. Bali, harvest tayo ngayon ng talong. Good morning. Maulang umaga. After 24 hours, kahon natin itong ating binhi. Yung binabad natin kahapon. Ito na. Iahon na natin siya. Ang gagawin naman natin ngayon, ikukulob natin. Tatakpan natin ang damo dito para palabasin na yung kanyang mga ugat. Ito yung 218 na binhi natin sa palay. Bukas yung kanyang tanim, direct shedding. Pero hindi maganda yung timing. Parang maulan ngayon. Huwag naman sana umulan bukas. So, tatakpan lang natin dito sa gilid ng mga damo. Ayan.
bali 24 hours uli natin siyang kukulubin dyan, bukas natin hahanguin, inabunan natin ng mga damo para dun sa direct shedding natin bukas dito. Namaya susuyurin to. Ayan, ganyan lang. Tabunan natin ng damo para makulob siya. Lumabas na ng tuloy yung kanyang ugat. 24 hours uli. 24 hours na nakababad sa tubig. Tapos hinango natin. 24 hours din na nakaganyan. Nakatakip. Okay, ito na yung ating pinitak. Sinusuyod na para dun sa tanim bukas ng direct shedding. Ayon si Paneng. Yan lang, suwid-suwid lang. Hello guys, good morning. Ito na yung ating area, yung lupang tatamnan natin ng palay. Ready na. Kaya lang may tubig pa. Dinidrain natin banderon yung tubig. Ngayon yung araw ng Linggo. Ngayon natin itatanim direct shedding para dun sa ating binhing palay. Ito na yung ating palay na ka. Okay. Ayan na siya. After 24 hours uli na pagkakulob. Bili natin kung may tubo na. Kahapon sinuyod to. Kaso ngayon, may tubig pa. I-drain natin. Ang ating binhing 218. Ang hirap magbagwanan. Ayan. Ayan oh. Naglabasan na yung kanyang ugat. Ayos na. Oh. Nakangiti na siya. Sabog natin mamaya dito, direct shedding. So marami pang tubig. Ito natin na drain. Yung kay Kapitan, yari na. Madaling madrain kasi yun. Ayan. Ito naman, nagtatanim tayo ng palay para sa pagkain lang. Pangkain lang natin to. Hindi ito pambenta. Kasi maliit lang. Pangkain natin hanggang sa sunod na taniman uli. Matalong natin. Marami na ng bunga. Harvest tayo kahapon. Maya magsasabog tayo ng palay para doon sa ating pangkain. Problema na lang abono. Ha, mahal ang abono eh. Dapat nakatayin lang siya pati yung bote. Thank you.
dagat hanggang doon sa matapos. Dito wala sa diretsyon, dito wala ako gano'n. Meron yan, makisigin to muna time lapse mo yung game, yung dito lang cellphone mo, tas ano hanggang sa to move on. Ayan, natapos na rin tayo sa direct setting natin, kasasabog lang natin. Animal. Medyo patuyo na rin siya. Solve na yung problema na natin. Yari na. Tapos na. Hintayin na lang ating tumubo. Okay. Baka andan dito na lang. Thank you sa panonood.